The Philippine Wushu team wraps up its SEA Games stint this year with 7 golds, 2 silvers, and 2 bronze on hand, giving the hosts the general title in the Chinese martial arts. We're joined in today by the medal finishers of the Wushu team. Guys, good morning. Congratulations. Agatha Wong, welcome back. All right, so let's just do a roundup. Please introduce yourself, your category, and your medal. Agatha, go ahead. Agatha Wong, Taolu, 2 gold medals. Divine M. Wally, Sanda, 48 kilogram, gold medalist. Francisco Solis, 56 kilograms, gold medalist. Good morning, Arnold Mandal, 52 kilogram, gold medalist. I'm JC Aligaga, 48 kilograms, gold medalist. I'm Jansen Gaho, Taolu, bronze medalist. I'm Gideon Fred Padua, 60 kilogram, silver medalist. Jones Liabres Inso, silver medalist, men's tai chi chen, bronze medalist, men's tuilian po. Clemente Tabugara, 65 kilogram, gold medalist. Alright, so guys, congratulations once again. Importante na makilala ang ating mga gold medalists. Alright, so Agatha, we've had you here on the show. I just want to ask you, at least your assessment of your team's performance this year. I know you competed in Taolu, but I know na you also know your teammates from the Sanda category. How did you think of your teammates? I think we all did very well. Kasi we trained really, really hard for this. Ang dami na naming pinagdaanan. As a team, you know, we had hardships and injuries and failures. Pero together on top, we made it through. Alright, so Divine, nag-gold medal ka in your category. Yeah. So, papakwento ko lang, ano ba yung naging journey mo papunta sa gold medal na yan? Lahat ng mga paghihirap at sakripisyo mo, paano mo nakuha yan? Last world competition, I really aim to get the gold medal sa Shanghai. Pero I failed kasi tinalo po ako ng Vietnam. So, that time, I almost give up. Parang sabi ko na, paano na yung SEA Games? Parang ko i-raise yung flag ko kung dito pa lang natalo na ako. So, pero nag-focus pa rin kami, yung perseverance and determination andun pa rin until the end of the game. So, doon po, doon nakuha ko yung gold medal. So, at the same time, tatanungin ko rin yung tinanong ko kay Agatha, at least sa team mo, in your category rather, sino yung mga nakita mong mga mahirap na kalaban and paano mo na-overcome yun? Actually, Vietnam. Na-overcome ko siya with the help of my teammates. Kung nakikita ko siya, nakikita ko sila na nag-hard work sila. Meron yung determination ko na gawin ko din. I also need to do hard work. At saka with the help of my coaches and my teammates, na-overcome ko yan. Alright, so for our next gold medalist, same thing, how did you overcome lahat ng mga paghihirap, lahat ng sakripisyo para makuha ang gintong medalya? Good morning. Ginawa ko po lahat yung sa training ko, sa hirap sa training. So, pinag-aralan ko rin yung mahirap din yung kasi yung kalaban ko. Nag-world champion din yun. Parang pinagandaan ko yung mga laro niya. Tinitignan ko sa ano, para ma... Lahat ba tayo first time SEA Games? Ako third time. Third time. First time SEA Games. Ano pakiramdam ng siyempre representing your country? Alam ko masaya siyempre with pride and honor, pero ano ba talaga yun as a national athlete na unang beses na lalahok para sa SEA Games? Sobrang saya po, sir, kasi pinasok yung kategory ko sa SEA Games. Kasi every SEA Games, kasi last 2017 wala kasi, sir, naghanda ako doon pero wala yung kategory ko doon. Sobrang saya po, sir, nakuha ko yung gold medal. All right, so Francis and Arnel, maraming salamat. Jesse, mapunta ako sa iyo. Also, yun din, tatanungin ko rin yung syempre gold medal, 'di ba? Nung binigay sa iyo yung medal, ano yung pumapasok sa isip mo? 'Di ba? Syempre masaya lahat para sa pamilya, para sa lahat ng inaalay mo. Pero ano ba talaga yun, yung lahat ng sakripisyo, lahat ng paghihirap, nagbunga? Second time ko nataw na SEA Games. Saka nakuha ko lang naman tong pagkapanalo ko dahil sa hard work po. Kanino mo inaalay itong medal mo? Unang-una po kay God at saka sa sambayan ng Pilipino po. Mm-hmm. Alright, so pumunta naman tayo, of course, to our gold medalist, other gold medalist also. Ano yung mga nakita mong paghihirap
na pinagdaanan mo sa competition, at the same time, lahat ng paghihirap mo, behind the scenes, all the work that you did para makuha ang gold medal? Sacrifice po namin na ano, sa lahat po ng araw na everyday po kami nagtitraining, saka po sa aming mga injury din meron. Ganun po yung ano. Para naman, Clemente, salamat. Jesse, maraming salamat. Para sa ating mga medalists also, na di pinalad na makakuha ng gold medal, pero gano'n pa rin kayo ka-proud? Hindi, importante yan, kung silver o bronze, gano'n kayo ka-proud na siyempre nakakuha kayo ng medal this SEA Games? Actually po, lahat po kaming wushu athletes nakakuha po ng medal. So we are very proud para sa aming sa Pilipinas. And then, it's a privilege po to compete. And then, lahat po kami magkaka-medal. Yun po. Jones? Gideon. Masaya po kasi ano, first time ko maglaro ng SEA Games at yun, may medal naman akong nakuha. Okay. Sige, alright. Masaya po dahil na-represent na ulit po namin yung Philippines. Masaya din po kasi ako po ata yung pinaka-youngest sa ano namin sa SEA Games po. Kaya masaya po kahit bronze lang po yung nakuha. Alright. So, Divine, mabalik ako sa'yo. Isa sa mga matatagal na sa wushu. Yes, po. Okay. So, anong tingin mo? Kasi ngayon, syempre SEA Games, di ba? Yes, and at po. The same time, nananalo din kayo ng mga gold medals, nakikilala ang sport. Pero para sa tingin mo, paano ba talaga papasok ang tao sa wushu? Paano mas magkakaroon ng interest ang tao sa wushu para talagang suportahan ang team, suportahan ang sport para mas lumaki pa to? Siguro kailangan po nila mas aralin yung wushu. Kasi ang wushu is may unique siyang parang characteristic na pinag-aaralan din ng mga ibang ng mga atleta. Aside from sa babae, self-defense, hindi lang pagkatao mo yung, hindi lang physical, kundi pagkatao mo rin yung binubuo niya. Maaral mo yung attitude, discipline, at saka kung paano ka maging independent sa buhay. Jesse, babalik ako sa'yo. Jesse, sabi mo nga, isa ka sa mga kuya. Isa ka sa mga kuya, isa ka sa mga nakakatanda sa team, sa sport na ito. So, as a kuya, as an older brother, ano ba yung mga binibigay mong payo? Ano yung veteran moves na ba yan? O ano ba yung mga binibigay mong mga advice para syempre mas gumaling pa yung mga younger teammates mo? Minsan sir, nakikita ko sila na down na sa training kasi yun nga, may mga injury, hirap sa training. Yun, inaano ko lang, in-encourage ko lang na sige, tuloy natin yan. Yun din ang tatanungin ko. Of course, syempre para sa women and sa men's, paano pa ba natin mapapalaki ang wushu sa Pilipinas? Ano sir, yung ipopromote lang sana nung ano, yung competition lagi. Okay, so Agatha, I'll go back to you. Agatha, there are more tournaments. Yes. After the SEA Games, this is break time for you guys, but what else are you guys preparing for? So this next year po for 2020, we are preparing for the World Cup. Tapos World Cup niya din, 'di ba? Yes. Asian Championships lahat kami sasali. Tapos meron kami ni Jones, tapos yung isa naming teammate, World Tai Chi Championships. And then kaming mga Taulu maybe Asian Traditional Championships. So yun yung mga laban namin for next year. How do you think the Philippines will fare? How do you think the Philippines will do? I think as long as there's consistency and as long as we just keep up the hard work. Hindi naman umuuwi ang Pilipinas sa wushu na walang medal every time na nagko-compete. Lagi kaming may nauuwi. So for sure we're always going to give our best. All right, so there you have it, our SEA Games medalists. Once again, guys, palakpakan natin ang wushu team, of course, led by Agatha Wong, Divine Wally, and the rest of the gold and silver and bronze medalists. Maraming salamat po. And again, congratulations. Galing natin ito.